Ladies and gentlemen, get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. DJ Dark Red. Chingel ako! Chik 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 chingel ako! Chingel ako! Chik chik chingel ako! Chingel ako, chingel ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Ayun ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father!
Hello everyone! At syempre pa nagbabalik na naman sa inyong harapan na naging isang direktor ng buhay ninyo na hanggang ngayon ito pa rin ang damit ko dahil I'm so amazed with Cebu. Sobrang ganda talaga sa Cebu ay at di ako makarecover pa na i-smell ko pa ang amoy ng lechon sa karkar at yung alat ng tubig sa dagat. Pero bago ang lahat mga kaeksena, maraming salamat Mang Pandoy at simulan na kaagad natin ang batian portion at mag-type action na kayo at simulan na kaagad natin to. Welcome po sa inyong lahat sa live stream with Direct Freddy Valera. Maraming salamat po. Let's go sa go! At syempre, maraming salamat kay Mang Pandoy at kay Pretz Juice at kay Rosita San Juan, Lovely May, Ma'am Tuwiler Wilfred, magandang gabi po, at kay BMB Rico Blanco, hello, at kay Aisa Sagon, Raquel Sarito, Misterioso, Arlen Caro, Abby Guerrero, Marilyn Monzar Bas, at kay Michelle Gali, at kay Arlen Caro ulit, at Jose Edwin San Andres, kay Ryan Dog, at kay Alma Bognot, at kay Oyi Petisa, at kay Yam Sarap, Happy Pet, Sara Mariano, Marichu Biesca, Net O Nanikam, at kay Cheryl Ordonez, at kay Pachuchay Inday Sosi, kay Joy Orina, at kay Cynthia Liwag, at kay Jared, at kay Leia Marian Ang, at kay Hayton, at kay Martin, at kay Teresa Tan, at kay Josephine Dumlao, at kay Nenitas Vlog, magandang gabi po, at nandiyan din si Teresa Martinez, at kay Lovely May ulit, at kay Amazing Hablik, HPC Vlog, at kay Cecil Odo, at Sweet Scent, hello po, at Samsam, at kay Paulo San Pedro 921, at kay Ellie Damek, at Raquel Sarito ulit, at kay Marine, at kay Rose Belmanio, magandang gabi po, at kay GSC, at kay Amy Zirk, at kay Edina Jones, at Namari Chris Ocampo, at kay Zena Villegas, at Net, at kay umulit ulit ako, at nandiyan rin si Merlat OFW, Margarita Toribio, at kay Magdalena Cordoba, at kay Zena Villegas, Roan Duldulao, at kay Ashi, at syempre maraming salamat din kay Edwin Nagit, hello po, at kay Chio Kusham, at kay EWFS, at kay Ma'am Mighty Baisa, at kay Tess Panekito, at nandiyan din si Weng, hello po, at welcome kay Pretty G, at Born, 1027, at kay Bagwis ng Abra, at Happy Pet Maria Nanali, Teacher Celine, at sino pa? Nandiyan na rin si Perfect Defect, si Maro Tuni, at kay sino pa? Si Benny Soler, at ayan, Benny Soler nga, from Paju. Ay, taga Paju, hello. At kay Elsa Aquino, hello din po. At welcome din kay Rica Labian at Erica Matsumoto Gani, hello. At kay Zen AIJC, magandang gabi. At kay Troy Valdez at Tarantaro, hello po at welcome. Kay Joy 29 at Nelly Bill at kay Gemalyn Perez. Ang ganda ko, di ba Gani? I know, right? Charot. At syempre, nandiyan na rin si Diana Conde at si Jimmy Borido at kay Mayuri Salvio at kay Kevin Oloroso. Hello po at Lourdes Valencia at Robert J. Travel and Adventures at kay Mel Ace. Hello po. Welcome sa ating live stream at sino pang wala? Hermy, hello. Sino pang hindi nababati dyan? Ang mabati na, nako. O, di ba? May nabago kasi sa ating live kanina. Dapat gentleman's agreement, kaya lang dito muna tayo, bukas na lang 'yon. May kulang pa akong video, may nahanap ako. At kay Diana Conde at Jimmy Aburido nga at nandiyan na rin si si Donski TV at kay Riri N at kay Pretty G at kay Lola Mel's Kitchen at kay Warlita Ramos, hello po, at kay Sinaing. Road to 60K tayo, nako. Salamat sa inyo ng bonggang-bongga, ha? Walang halo yan, ha. Ano yan? Literal na walang kemikal. Di ba, Ma'am Ellen Deloria at kay Armando Legaspi at kay Kaungap Orb, hello po. Ng bonggang-bongga, di ba? Marcelino, Joey Mel, hello po at maraming salamat. Nandiyan din si Rodeline Danila at si Nina Talon at Teresa Banes o Banyes at kay Iris Kablinda at kay Frozen Manchi Channel, hello po. Magandang gabi at salamat sa inyo. Kahit hindi maganda mga kwento ni Bukeke, hello po. Emilio Labio at kay Ride in Rev at kay Ria Galaban at kay Arlene Denk, hello po at welcome sa ating live stream. Pati si Felix Formelosa, hello. At kay Alma Suna, welcome po sa ating live stream. At kay Marie Cris Ocampo at Ludi Pamilyar at Burnik ng Pampanga, hello, 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 hello. Pepe Mahusay, kamusta kayong lahat?
At nandiyan na rin si Danes, Good Morning, at kay Vincent Leonel Diaz, at kay Peperes Marasigan, at Perlita Ginto. Welcome po sa inyong lahat, mga kaiksena. Sino pang hindi nababati dyan ang matira na? Kesa matira pa yan ng iba. Okay, alika na, let's go! Nandiyan na rin si Myla Adarne, at si Amor Saldivar, at si Crisan Gamulo, at Valerie Serna. At sino pa? Pa-shoutout, watching from Abu Dhabi, si Amor Saldivar. Crits 1, hello! Meron tayong live survey, ha? Nakapag-like na. Yung hindi pa nakakapag-like nyo, huwag kalimutan, ko ayaw nyo masaktan. Sige kayo, sasampaling ko kayo dyan ng dalawat kalahati. Gusto nyo yun? Siyempre, ayaw nyo, di ba? Mag-like kayo. Okay? Ready na ba tayo, mga kaeksena? At siyempre, binabati natin lahat dito ng ating mga kabatas with Attorney Libayan at mga kayubi with Attorney Claire Castro. Lola Mel's Kitchen, direct gusto ko namin marinig kung paano mo edibang sinabokeki at Bobong Bay. Alam nyo po, bukas, kasi bago po tayo dumaldal ulit, kailangan po nating makahanap pa ng mga ibang detalye sa kanilang mga sinasabi. Okay po, didebunk natin yan, kalma lang. Diba, HPC Vlog at Inday Saucy at Jimmy, hello sa inyo. Maraming salamat, HPC Vlog, hello po. At kalma lang daw. Bayani Pito, Bias at ayan na nga. Salamat, ha. At kay Lady in Red, kalma lang tayo. Thank you so much, ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Diba, Rebecca Bitan at Jeric Peñales at Cincha Liwag, hello po, at Estrella Berzano at Aileen Drew, hello sa inyo, mga kaeksena. At nandiyan na rin sino pa, si Rodali Pabati ng 18th wedding anniversary namin ng asawa ko na si Koji Hayosa. Ayan, happy happy 18th wedding anniversary. Sana maghiwalay din kayo. Easy. O wala naman po ako masamang sinabi doon, Ma'am Rodeline. Maghiwalay din kayo, try nyo. Enjoy kaya para may thrill ang buhay ninyo. Kasi 18 years na kayo, di ba? Na nagsasama. Para maiba naman. Gawin nyo doon kayo sa Manila, tapos yung asawa nyo dyan. Para mamiss nyo ang isa't isa. Di ba? Challenging yun. Diba, Maria Isabel Francisco at DLC Vlog, Ojo Hyde at Danilo Adele at Nida J at kay sino po? Sunog na po si Maharlika Kaderek. Di sunugin pa natin. Bukas, kung hindi tanghali, hapon. Kumalma lang kayo, kalma lang ako, diba? Sino pang hindi nababati? Nang matira na, makatirahin pa kayo ng iba dyan. Yung mga hindi pa nagla-like dyan, di ba? Corazon Magpayo, Coronel, hello po. At ito si BMB Rico Blanco, tawa ka ng tawa dyan. Sino pa? Okay, Kai, hello, while working. Ingat ka sa pagtatrabaho mo, huwag tatanga-tanga. Easy. Charot lang yon. Love you. Sino pa ang hindi nababati dyan na masimulan? At syempre, binabati natin ang ating mga kabugeras moderator. Nangunguna dyan si Erica Matsumotogani, si Nosperatu, si Daisy Taglay, Jack Constantino, at si Maria, at lahat ng mga naka-color blue dyan. Hello po. Ayan Navarro, Tess MacGyver, hello din. At Ashin THB, hello sa'yo. At syempre, binabati rin natin si Pani Reyes. Hi, Direct, 20 years divorce anniversary. Congratulations! Charot lang, mama. At nandiyan na si Kapitan Gurgor at si Jeanette at si Norman Pereiras. Hello po. At binabati natin lahat ng ating mga bago at mga bagong subscriber at mga pioneer nating subscriber. Maraming maraming thank you po. Mark Hidal from Pasay, at kay Lon Amor, at kay Marie, at kay Daphne Alvarez, at kay May Chan. Hello po sa inyo, at kay sino pa? Kay Nicolas G, hello. At sino pa? Si Lady Red, hello. At Riri N, okay? Sino pa? Ano daw? Buti naman nag-live ka, kakaantok. Magpapadede ng ganitong oras. Sino pinapadede nyo? Hindi, nililinaw ko lang. Baka kung ano yung pinapadede na yan, ha?
Hoy, sino yun? Ashin THB, sino yung pinapadedi mo dyan? Charot lang. Hi Anel at kay Felix Formelosa Jr. Direct pa shoutout sa aking asawa na si Florenda Permalosa. Marichu Biesca, direct nakakamiss pala ang ganda mo. I know, right? Ang tawag dyan, demokrasya. Diba, BMB Joby Gali 3160, hello. At kay Beans Ebot. At Bernier Lagasca at Delio Pasukin. Ayan, pinasok na nga. At si Rica Labian, hello po. At si Mariano Mayo, Albert Malabanan. At kay sino pa, Antonio Marcos. At kay Danipti Nurse at Lizzie Pebbles. At kay Anel. Anel, thank you so much ha. O, ito na nga o. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. At syempre nandyan din si Opel Angeles na late daw. At si Alberto Malabanan, di ba? Willie Inigo, umabot din sa live mo, Idol Silent. Hindi ka na silent viewer, nag-comment ka na eh. From Riyadh. Pero thank you ha. Bayani Pito, Bias, hello. At kay Katmar, hello po. At Odie Lennon. At kay Manilin Alimayer, hello po. By Kenny Man. At kay Eros Doc, ano to, Dakasin from Anihim CA. At Lemon Lime. O, ready na ba tayo? At syempre, binabati natin ang ating mga original Spice Girl na sila Mama Mi TV, Ma'am Hilda Enriquez, Malditang Lola, at si Tita Edita Yamaguchi. Johnny Manipor, hello po from California, Cebu. Charot. At kay Ember TV, pabati, pampatulog. Ano kaya yun? Excuse me po. At syempre, nandyan din si Manilin Ali Meyer. Happy birthday sa'yo. Bati naman natin ang happy birthday. Happy birthday, Manilin. Mercedes Dress, hello po. At syempre, Benny Suler, bakit wala kang mga ilaw direct? Ang tagal ng oras trabaho kapag hindi napapakinggan ang kakulitan mo. Eto na nga ako. ASPC Vlog, maraming salamat ulit. At sa SM at kay Oyi Petisa, hello po. At kay Art Espihon, at Cheyenne Patrice, at Travis Herrera, hello po. Kalma lang, di ba? Franz Winnipeg. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? GP Presto, hello ah, thank you. Okay, at syempre binabati ko ating mga kaeksena. Syempre pa nandiyan sila si Robert Ramos, Ma'am Terry, at si Ramon Gordose, Ma'am Malushi Maoka, Ma'am Maria Nancy Maru, at syempre si Ma'am Leonor Juan, at si Ma'am Therese Hellman, at si Ma'am Midi. At nandiyan na rin si Corissa Evangelista at Daniel. Hello sa inyong lahat. May nakalimutan pa ba tayo dyan? Kung wala na, simula na kagad natin. Type action, mga kaeksena. Let's go sa go! Let's go! Oh. Yung mga hindi nakakapanood sa akin nung wala ako, ang gawin nyo, i-replay nyo dapat para hindi nyo ako namimiss. Charot. Oh, di ba? At watching from Jeddah, si Laila Kainap. Hello po at kay Ma'am Judy Rose de la Cruz at kay Abon Ako. Thank you so much. Diba? Tawag dito, eto na nga. Meron tayong tanong mga kaeksena dito. Etong Taragista Koyaki na brand ng takoyaki o name. Diba, Jessie G? At Raquel Santos from HK ay... tayo ang tanong natin kung napanood nyo yun, yung nagpatatusa noo. Sabi ko sa inyo, naghahabol tayo. Ang dami natin nalaktawan eh. Diba? So, mamaya na ako magbabati ha, Lovely Rain. So, sa tingin nyo ba, scripted ba yung ginawa ng Taragista Koyaki na di umano'y April Fool's Day prank? So, meron tayong tatlong choices dyan. Halatang halata naman scripted, 58%. At ang sumagot na, hindi yun scripted, direct, 4%. At ang sumagot naman ng scripted dyan direct with poverty porn. Easy. Felix Permalosa, di ba? At Ma'am Mighty Baisa at Jenalyn Perez at Johnny Manipor. Hello po at Pras and Manchi Channel. Nireplay ko nga lahat. Oh, thank you so much. Buti pa kayo.
So, bukod pa doon, eh, merong update ulit kay Kibuloy sa kanyang mga kasama. Pero bago natin puntahan yung ating mga main topic, tayo po ay magbabalita ng ibang kaganapan ngayong araw na ito. Di ba, Ma'am Tita Hilda Enriquez, good morning! Okay? Estrella Berzano, simulan na natin mga kaeksena. So, huwag kalimutan mag-like kung ayaw nyo pong magkaroon ng sumpa. Saan? Sa noo. Easy. Tigyawat? Hindi. Pigsa. Di ba, Ma'am Judy Rose de la Cruz? Maraming salamat, di ba? Hi, Anan Lacaria. Hello. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. At syempre, ito naman yung para kay Anel. Anel, thank you so much. Ito naman, maiba naman. Pasok! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Ayun ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father. Oh, di ba? Maraming salamat po ha. Ang hello magtoto, new subscriber, pakibati naman si Mami Helen, Failona, idol ka namin. Thank you so much po. Di ba? Ang ganda ko. Easy. Oh, Ani Dante, hello. Simulan na natin mga kaeksena. Bago tayo pumunta sa mga topic natin dito, eh magbabalita muna tayo mga kaeksena. Sa lahat po ng ating mga kababayang OFW, Ron Roque, hello at Bern, hello at Maria Sara. Sa lahat po ng mga kababayan nating nasa OFW yung nasa Taiwan at yung mga kanila pong pamilya sa Pilipinas, ay magbibigay po tayo ng update din at bilang isang dating OFW sa Taiwan, talaga naman pong mahirap ang buhay. Hindi lang po dahil sa, nasa Taiwan ka o ibang... Lahat ng OFW, mahirap ang buhay, lalo po mag-isa. Ba? Diba? So, dahil nagkaroon po doon nung kamakailan lamang ng 7.2 magnitude na lindol, ay talaga pong gumimbal sa buong mundo dahil halos nasa 20 mga gusali ang pinabagsak o pinasandal nitong lindol na to. At... ito po ang latest update natin sa mga kababayan natin. So kung may mga kamag-anak po kayo na nasa Taiwan, please watch this. Okay, anong dish? Watch this, okay? O, ito na mga kaeksena. Ay, lalakasan ko pala sigurado. Mahina na naman to. Ay, hindi, malakas to. GMA to eh. O, ito po. Pakinggan natin mga kaeksena, ha? Umakyat na po sa 10 ang nasawi dahil sa lindol sa Taiwan. Mahina po ba? So sabi ko dito, umakyat na po sa 10 katao ang nasawi. Pero wag muna po kayong mga bat mag-alala. Atin pong aalamin kung ilan po ang Pinoy. May Pinoy nga ba? May nasaktan? O, ito, pakinggan po natin. Big Daddy, hello. O, ito, let's go sa go. 3 Pilipino naman ang kabilang sa mahigit 1,000 sugatan. O, 3 lang ang at... Hindi ko naman sinasabing dahil lang ha. Na at least po, 3 lang. Hindi ho, sana wag nang madagdagan at sana maging okay o okay lang sila. Alam nyo ho, alam nyo yung mga structure sa Taiwan, lalo na kapag factory worker ka, lalo na maganda yung company nyo, hindi family business, kung hindi talagang kumpanyang malalaki, kadalasan po dyan, inilalayo yung dorm. Meron naman, nasa taas yung dorm, meron nasa baba. Pero ako, nung panahon namin, malayo yung aming factory, yung dorm namin, nasa highway, tas nasa looban yung factory namin. Kaya kung magkaroon man ng kachenilinan, malayo kami kasi malawak yung lugar namin. So ito mga kaeksena na pakinggan natin. Nakatutok si Mariz Umali. Biglang napa-atras ang kotseng ito na maganapang 7.2 magnitude na lindol sa Taiwan. Nang biglang... Ay! Aray! Grabe no! Makatakot, umatras na siya, pero talagang, nako, grabe. O, yung mga nasa Japan din, alam ko, nagkaroon din yan o nakaraan, ha? Ingat kayo dyan. Pero ito nakakatakot, oh, yung biglang, ayun o, yung bato. Grabe, muntik ka nang mapipilang buo, nako. Oh. Maya-maya pa, sunod-sunod na, ang pagbagsak ng mga malalaking tipak ng bato sa highway.
guilty ka na. Literal na breaking ang balitang ito sa Taiwan. Sa mismong punto ng lindol kahapon, napanood ang pagyanig kay Patila di nagpatinag sa pagbabalitang anchor. Na-break din, kaya nahulog ang ilang debris mula sa kisame ng kanilang studio. Grabe, lakas pala, no? Grabe, no? Katakot naman yan. Oh. Alam niyo, meron ako napanood na video ng kababayan nating OFW sa Taiwan. Nagbibideo pa talaga, imbis na ikubli yung sarili. Hindi naman sa ano, no? Nakakainis lang, no? Nasa moment ka ng ano, ng ganong klaseng sitwasyon. Nakuha pang mag-live para magbibideo-video pa. Iba talaga yung ugali ng Pilipino, eh, no? Ni ganyan-ganyan niya pa habang lumilindol. Siya rin sumasayo pero nagbibideo pa rin. Hindi itago yung sarili. Di ba, Ma'am Priscilla Batan at Charlie Connor? No? Maging sa mga kalsada, dama ang magnitude 7.2 na lindol. Uy, grabe. Ang lakas, oh. Ang mga sasakyang ito tila idinuyan sa lakas ng pagyanig. Galaw talaga, oh. Habang sa tren ito, napakapit na lang ang mga pasahero. Hi Liz, pa-shoutout sa anak ko na busy sa ika-trisem niya sa thesis FEU Manila. Pakisabi good luck ha, from me. Good luck, good luck, good luck at pagsikapan mo yan kung hindi sasaktan kita. Charot. Galingan mo. Sayang ang pinampapaaral ko sa'yo. Pagod na pagod ako dito, tas ikaw, hindi mo gagalingan? Galingan mo yan, thesis mo, ha? FEU Manila ka pa naman. Charot lang. Diba, Shuni at Bernard Sapaya, Bernadita Sapayani at Al Mumtaz Al Habi. Wow, ha? Diba, Ma'am Baybayan Sally? Sinalubong naman ang pagguho ang ilang nagmamaneho. Pagguho rin ang dahilan para matrap ang ilang minero sa isang bundok sa Hualien, ang sentro ng lindol. Matagumpay. Alam nyo, madagdag ko lang ano, bilang dating OFW dyan sa Taiwan, isa sa, para sa akin, na-elit lang naman ang bansang Taiwan, pero napakarami niyang lugar na pasyalan talaga, na magaganda. Oo, sa totoo lang. Wala na in terms na when it comes to... Sige, mag-English ka pa! Easy. Plano na pagdating sa kalikasan. Yan. O, Tagalog na yan, ha? Yun na nga. Kalapatids, Pigeon Love, hello. Ang gaganda. At diyan, kasi sa company namin noon, madalas kaming may tour. Yung mga matatandang babae doon, no? Yung mga... Ano bang masasabi doon? Mga matatanda ng babae. Mahilig sa ano yun? Mahilig sa mga laboy. Kaya kaming mga bagets-bagets, mga, alam mo na, nadadamay kami sa tour. Ganon. Oh, tuloy natin. Inanasagip ng mga otoridad ang ilan gamit ang helicopter. Oh. Pero hinahanap pa ang ibang natabunan. Di nabababa sa 10 ang nasawi. Mahigit 1,000 naman ang naitatalang sugatan. Kabilang ang 3 Pilipino. Ang unang 2 dinala sa ospital pero na-discharge na rin. Buti one, naman. Had a... Okay, baka mamaya naman, meron na naman post yung isang senador dyan. Sasabihin na naman may ginawa siya. Sino yan, Direk? Bakit? Di ko sasabihin. Baka malaman nyo eh. Easy. Diba? Sa tingin nyo, kilala nyo ba yung sinasabi ko? Hindi, diba? Baka lang kasi, uunahan ko lang, baka may post na naman yun. Kasama nating nakumpirma na ang ating mga kababayang OFW ay ligtas naman sa nangyaring sakuna sa Taiwan. Baka may ganun namang pautot yun. Diba, Diana Conde? Anong aliw na aliw? Anong ginawa ko sa'yo? Oh. Head injury. May debris na kisame na tumama. It's a minor head injury. The other one, her two hands slammed into a door. Hoy, wala akong sinabi ah, kayo nagsabi niyan. 'Di ba, Shari? So nagkaroon ng swollen
hands siya, but okay na. She was hospitalized but also discharged. Ang ikatlo naman na hinimatay nung lindol ay si Christine Gumahin. Oh, batiin lang natin ang happy birthday to. Happy birthday kay, anong pangalan niyan? Kay Ke Umali from Eros Dacacin. Gladiator, si Miaoli ako dati. Sarap, sa Miaoli. Miaoli ako dati. Sarap din naman po dyan sa Taiwan. Miaoli, saan yun? Baka, hindi ka ba sa Chungli? Parang hindi ko naparinig yung Miaoli. Ang alam ko lang, Taoyuan, Longtan, Taipei, ano pa ba? Yung mga napupuntahan ko. Ano pa ba? Ewan ko lang, asan sa banda yung Miaoli? Thank you, Gladiator, ha? Oh, tuloy natin. DJ Byron, shoutout sa'yo at magandang gabi. At sa lahat ng mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like. Thank you, Gladiator, ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. EWFS, hello din. At May Ann, hello din. Sara Onares Yazu, hello. At sa mga bagong paso. Ah, Tai Chung. Ayun, alam ko yan, Tai Chung. Need sumayaw sa bawat viral news. Chupaeng para sa 2028. Ganun ba yun? Tuloy natin, ha. Ryan Uye Trubia, hello. At caregiver ng Israel, hello. Ah, pa Taipei yun. Okay. Tuloy natin. Pasok. Nanatuntun ko habang naka-confine sa ospital. Inatake siya ng mild stroke sa tindi raw ng nerbiyos at takot na matrap sa pinapasukang pabrika. Birthday niya? Ba't naka-birthday hat? Ate, nilagay ko matay nga. Ano pa ba na ako? Lexan 0415, hello din. Pero ito mga kaeksena, atin-atin lang to, ha. Huwag kayo maingay. Ilalayo ko lang ng konti yung topic. Alam nyo ba, sa Taiwan, oo, makinig kayo mga bakla. Oo, hindi to ano ha, seryoso to, imamarites lang sa inyo. Sa Taiwan, usong-uso dyan yung couple-couple. Oo, kahit may asawa yan sa Pilipinas, nagko-couple yan dun. Weh, Direk, paano mo nasabi? Yung mga kasama ko kasi, oo. Kasi nung nandun ako sa Taiwan, wala tayong ganyan dahil gamer ako nung nasa Taiwan ako eh. Ang dami kong mga tinapos na mga games. Kagaya ng Need for Speed, Prince of Persia, tsaka lahat ng klaseng Need for Speed tinapos ko yun nung nasa Taiwan ako. Kaya pag niyaya nila ako, halika na, labas tayo. Then, ganun ako, gigil na gigil ako. O, halika na, pati yung N2K... NBA noon, uso. Ang dami kong nilalaro. Nandun lang ako sa loob ng kwarto ko. Ay, double tech pala. Okay, oo, totoo yun. Tapos nag-waiter ako sa Taiwan. Oo. Ang pangalan nung restaurant na may Laiban. Yung ewan ko na, wala na ngayon yun eh. Pinoy Gimmick. Ang dami doon. Mga ano, pag nalaman mo, kinaibigan mo sila, mga bakla. May asawa ka na? Oo, meron. Nasa Pinas eh. Sino yan, sir? Jowa ko. What the fuck? What the fuck? At eto pa. Oo, may sasabihin ako sa inyo. Para pag napunta kayo ng Taiwan, ha? Hindi ko sila chismis sa inyo. Pero this is reality, ha? Makinig kayo, ha? Mapapansin. Kasi sa Korea, ito yan, ha? Sa Korea, para malaman mong OFW ang Pinoy, ganito suot yan. Sombrero Jordan. T-shirt Jordan. Oh, makinig kayo mabuti ha. Pantalon, jogging pants Jordan. Medyas Jordan. Siyempre sapatos Jordan pa rin. Sa Taiwan naman nung panahon namin, pag nakita mo 'yan, nasa ulo tribal. Yung damit tribal. Yung pantalon tribal. Yung sapatos pony. Kung hindi naman pony, Vans. What the fuck? Huwag kayo maingay. Ano ka ba? Ibibisto ko ah. Basta. Oo, bakit? Yung ba forma mo, Direk? Nung araw, maka-tribal ako eh. Easy. O, tuloy na natin. Joke lang ah. Maiba lang naman para huwag kayo masyado ma-stress.
Diba? Oh, tuloy natin. Oo. I offer my life, Lord, I offer my life to you. Kaya-kaya lang sila kasi yung katawan ko daw is matigas na, malamig, tapos yung itong legs ko is itim na daw po. Talagang unconscious na po daw ako ng time na yun, wala na po ng buhay. RJ, Mr. Brightside, saan ka po sa Korea, direct pwede tayong ma-meet? Sa inyo na ko eh, ang problema, bakasyon pa ako eh. Diba, Cloud Prince TV? Saan ka ba sa Korea? Pag nakabalik na ako, sige, pwede tayong mag-meet, sagot mo yung ano ah, maanghang na spicy chicken ah, maanghang na spicy pa. Tsaka isang pizza. Tapos ano sagot ko? Kwento. Easy. Charot lang. Oo. Oh. Kasi yung dun sa monitor daw yata, nakita nila na straight na siya. Na-revive lang daw siya ng mga doktor na malaking advance na regalo raw, lalo't kaarawan niya ngayon. Ay, happy birthday sa'yo, kabayan. Happy birthday. Ate, huwag ka na umiyak, birthday mo eh. Gusto mong kantahan kita? Oh, gusto mong kantahan kita, ate? Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! Charot. Tuloy, Seoul. Taga Seoul ka, layo mo naman. Naiyak pa siya, mama. Thanks God, kasi binigyan pa niya ako ng sleep night. So, sabihin sa akin, himala talaga nangyari sa akin. Lahat ng tatlong biktima ng OFW ay makatatanggap ng Action Fund Assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Maaari namang sumailalim sa psychosocial counseling ang sinumang mga ngailangan nito. Tawa kayo ng tawa sa chinika ko. Totoo naman yun eh. Nahilo rin hanggang sa himatayin ang Pilipinang si Charm Villegas na empleyado ng isang paggawaan ng mga laptop sa Taoyuan, Taiwan. Nagkamalay siya Uy, malapit sa amin yan. Burly's Wondering, salamat po ah. O, ito na lang. Chuchay, thank you so much ah. New sub direct, nag-Taiwan din ako dati, kaya alam ko yung sinasabi mo. Ah, nakaka-relate. Dagdag pa natin. Isa pa sa mga paborito ng mga OFW doon sa Taiwan, Levi's. Yung Nike tsaka Puma, hindi masyado yun. Pero sapatos din nun, Jordan din sa Taiwan. Bakit ganun din sapatos mo? Oo, puro Jordan ako tsaka Puma. O ito, tuloy pa natin. Kayo naman nun, kay Mabiro. Maraming salamat, Burly's Wondering, para sa'yo. Hey! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Angelo Magtoto. Praise the Father! Praise the Father! At hello kay Miss Mrs. Janet Magtoto. Blue Jean 75. Pa-shoutout naman dito sa kasambahay. Namin dito sa Kasambahay UAE. Hello sa inyo dyan mga kababayan nating OFW. I hope na nabibigyan ko na kayo ng konting kalibangan sa inyong ginagawa habang kayo'y nagpapakain ng giraffe, nagpapakain ng leon, charot. Habang kayo ay namamalansa, di ba? Oh, tama ka dyan, Marine at Rup Rod John. Hello. Tuloy natin. Sana ba ako? Nawala tuloy yung pinapanood natin. Ayan na. Tapos lapatan ang paunang lunas ng mga katrabaho. Napatakbo naman sa ilalim ng conveyor table ng factory, sina Teresa, Juana at kanilang mga katrabaho. Nag-iyakan na po kami lahat. Kasi ang tagal niya po kasi, Mami, Lord, FC Tabang. Akala mo lang po talaga. Talang po talaga na. Ate, mali po yung duck and hide mo. Dapat sa ilalim po kayo ng lamesa. Wala rin pong silbi ang pagtatago nyo dyan. Naka-open din yung ulo nyo. Ayan po yung lamesa. Pasok po kayo dyan. Diba? Katapusan na po talaga namin. Bigla ako naisip na kumuha ng video. Kasi nga, in case na ano man mangyari sa amin, may makikita sila sa amin kung ano nangyari sa amin. Dala ko yung passport ko, mga requirements. Ito ay emergency, ma'am, kasi hindi po namin alam kung ano mangyari ulit. Naisip po na rin po yung ganun, ma'am. Na ano? Na umuwi ng Pinas, ma'am, pero sa ngayon, ma'am, siyempre wala pa rin po ipon. Kailangan lumaban po para sa pamilya. Wala ka pang ipon, ate. Baka naman, may couple ka dyan. Charot lang.
Tamogi, hello. At Rene Explorer Vlog, shout out from Cyprus at kay Infernal. Oh. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Oyo ha, pero totoo yung sinasabi ko ha. Kasi halos lahat, agree ba kayo yung mga OFW dyan? Agree ba kayo? Sige na, wag naman maingay. Hindi ko naman kayo kilala. Hindi ko naman kayo sasabihin. No? Diba? Oh. Maraming ano, no? Marami talagang couple-couple, no? Lalo na pagka, hindi kasi ito sa totoong buhay, maraming artista, kung maraming artista sa Korea na mga Pilipino, mas maraming artista sa Taiwan. Oo, kaya couple-couple sila para maghahati sila saan? Sa renta ng bahay. Di kumpleto ang araw ko pag di ko kayo napanood ni Coach Jarrett, long live direct. Captain 11th Division. Aba, antaray ah. Dahil dyan, maraming salamat po para sa'yo. Praise the Father. Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Ay, sorry. Nakiulit. Diba, ang ganda ng lip tint ko. Ay, nag-ano na ako kanina. May nag-order ng lip tint na ILBC ko na kanina. Tanghaling tapat yun, ha. Oh, next, mga kaeksena, type action at punta na natin susunod na balita ako para sa inyo. Let's go, sa go! Kaya paalala ko sa inyo ha, siguraduhin nyo kaya nyo suporta ng pamilya nyo, hindi ko kinsa kinukusinti kayo. Karma nyo na yan, pag nakipag-couple kayo yan, tapos pinabayaan nyo yung pamilya nyo sa Pilipinas, bahala ka sa buhay nyo. Diba? Oh, diba Jesse G? Oh, ito naman mga kaeksena, oh. Pasok tayo, saan? Oh, ito, asa na ba yun? Nawala, tuloy. Wait lang, ba't nawala? Oh, ayan, ito. Punta naman natin to. Ano yan? Oh, ito bago kay Kibuloy, mga kaeksena. Ano daw? Tapos na ako magtrabaho. Umuwi na ako, Sir Idol. Direct bukas ulit. Nawala ang pagod ko. Sige. Thank you so much. Oh, ito. Pakinggan natin to, mga kaeksena, ang bagong update kay Kibuloy. Okay? Anong meron? Meron kasing dalawa pa ulit na nag-surrender. Kaya naman ang title natin, prankster ba talaga to si Kibuloy? Diba? Paano ko nasabi? Panoorin nyo muna to. Sa mga gusto kong order ng lip tint ko, mag-message kayo sa Facebook page Direct Freddy Valera Official. Okay? Oh. Ngayon, sa na mga nagtatanong, Direct, anong balita sa Cebu mo? May dinadownload kasi akong video para pag pinakita ko sa inyo, maingit kayo. Kaya bukas, pag naayos ko na yung video ko kasi ipopromote ko yung inanawan naming travel channeling, okay? Ipopromote ko yun ng bonggang-bongga. Huli ka na, tuloy na natin to. Pasok! Ay, mahina yung volume nito. Wait lang. Lalaksan ko lang. Sigurado, News 5, mahina volume niya ni. O, ito na mga kaeksena. Magandang gabi sa inyo lahat ha, at magandang umaga. So, ano pang hinihintay natin? Let's go, sa go. Pinasusuko na ng NBI si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa mga kasong child at sexual abuse. Siya na lang kasi ang tinutugis ngayong sumuko na ang lima niyang kasamahan. So, malinaw sa malinaw mga kaeksena. Ano? Si Kibuloy na lang po sa listahan ang hindi pa nagpaparamdam, nagpapakita at kung may balak bang sumuko. Alam nyo, sabi ko sa inyo, may babanatan tayong vlogger, hindi lang isa, hindi lang dalawa, na nagtatanggol kay Kibuloy. Ang problema ko ito, ano, pakinggan nyo mabuti ha, gusto ko sanang i-debunk tong vlogger na to, pero nung pinapanood ko yung video niya, habang nagla-live, habang nagko-komento, mismo sa issue na to, sa warrant, kay Kibuloy, isa to sa pumunta doon sa Glory Mountain daw ah. Hindi ko matake yung katangahan. Kaya iniisip ko, pag kinuha ko yung video nito, ang tanga-tanga sobra. Pasintabi po sa mga kababayan nating Bisaya ah, pero Bisaya kasi yun eh. Pasintabi lang po, hindi po kayong sinasabihan ko. Kumbaga,
Alam niyo ho ba kung anong sagot niya at paliwanag niya dito sa ginawa ng NBI na pag-halughog kay Kibuloy, pagbigay ng warrant? Alam niyo sabi? Tinatawanan niya lang. Tinatawanan niya lang yung NBI in a sense na, oh ano, hindi niyo mahanap si Kibuloy, no? Oh ano, yung tanga! Anong di mahanap? Hindi mo talaga makikita at mahihirapan kang makita yung taong nagtatago. What the fuck? What the fuck? Gustong-gusto kong sunugin, ang problema, ang baduy. Ang baduy ng video, ang baduy magsalita, ang baduy ng utak. So pag nilagay ko dito, may stress lang ako. Si Pastor Kibulok nga, pinagtsagaan natin eh. Kaya nga ito si Jay Bobo, hindi ko rin pinapatulang kasi walang kwenta eh. Kahit gusto-gusto ko sunugin, ang problema, nakakabobo lalo yung ginagawa nila. Sabi pa naman doon sa NBI, oh ano, di nyo mahanap no, nakalbo ka na dyan. Ha? Anong klaseng pag-debunk yan? Anong klaseng pag-ano yan? Yun ba ang tamang utak, mentalidad ng isang ano? Eh di ba kayo nga may sabi, mga hayop kayo, sabi nyo ready yung pastor nyong santo nyo na dalhin sa korte. Ngayon nasa korte na, may warrant na. Tapos ang sasabihin nila, oh ano, kita nyo, di ba, pagod kayo, hindi nyo mahanap, no? Hindi nyo talaga mahanap yan, hanggang sa makalbo na kayo. Huh? Anak ng klaseng utak yan. Oh, si Bistak nga yun. Ano ibig sabihin ng Bistak? Sa Bisaya. Diba? Oh. Alam nyo, kaya ako sinunog si Kibulok kasi pumasok ako doon. Hindi ko napigilan kasi sobrang katangahan. Kaya napakomment ako. Ano sa Bisaya ibig sabihin ng Bisdak? Oh. Diba? Isipin nyo yung utak nung mga yun ah. Sila, nagsasabi sila na dapat maging patas ang batas, pinapaliwanag nila sa live nila, si Kibuloy po ay hindi po natatakot at lahat po ng mga testigo ni Hontiveros ay fake at mga peki yan. Bisayang dako, ibig sabihin ng bisdak. Ano dako dun? Ha? Mata? Oh, baka mamaya gaganto lang, anong dako? Oh. Hindi ba? Oh, kung ikaw ay talagang para sa katotohanan, kahit vlogger ka pa ni Kibulok o ni Kibuloy, ang sasabihin mo doon, kasi wala silang maide-debunk doon eh. May warrant na, inilabas na, naghahanap na ang ating mga kapulisan. So, sabi nga ni Kibuloy, kahit siya ay son of God, siya ay under ng law ng ating bansa. O anong sagot ng mga vlogger? Wala. Oh. 'Di ba ang yayabang nila, korte, dalhin sa korte kasi nausgahan na. O ay ngayon ano na? O wala. Oh. Tuloy natin. Ay nako, isipin niyo ah, si Kibuloy na lang. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan? Yung reporter naman na to, parang stress na stress. Ate, ayaw mo bang ma-aresto si Kibuloy? Parang masama loob mo mag-report dyan, te, ah. Di ba, Tina B? Oh, direct, naiinip talaga ako Monday and Tuesday. Eto na nga ako, huwag ka nang mag-alala. I'm here na. Halika na, baby. Kuli. What the fuck? What the fuck? Charot lang, Jones Kiko. Maraming salamat, ha. Dahil dyan, papasukin natin si Pastor Kibuloy. Pasok! Chingel ako! Chingel ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinagagawan nila ako. Ayun ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Ang tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. Bago ko pindutin ulit ito at bago ko ituloy, ah,
Salamat ulit ano ha, Jonski ko. Charot-charot lang 'yun ha, baka mapikong ka sa akin sa sampalin pa kita. Baka hindi pa kayo nagla-like, 1,000 tayo ha. Paki-like naman po sa hindi pa nagla-like diyan. Oh, tuloy natin. Ito na, punta na natin si Kibs. Oh. Cheryl, tanging si Pastor Apollo Kibuloy na lang nga ang tinutugis ng mga otoridad. 5 kasi sa mga kapwa niya akusado sa kasong child abuse, sumuko na sa NBI. Pinakahuli dyan. Ito nakakatuwa at ito nakakatawa. Ay, pares lang pala yun. Ito yung nakakatawa, no? Diba? Kung sino pa yung leader, siya pa yung bahagang buntot. Samantalang yung mga involved sa kaso, diba? Nauna na yung mga miyembro. Oh. Jepria, ako din na bored talaga, tagal bakasyon mo direct. Ito na nga eh. Oh, tuloy na natin. Praise the Father. Ang dalawa niyang personal assistant na sumuko kaninang umaga. Ayan, nakita niyo tong mamang NBA na yan na naka-pink, nakalbo. Sabi ng bisdak, oh, wala, pagod na si Kalbo. Hindi niyo talaga mahanap si Pastor. Bobo po. Ay, sorry po. Sorry sa lengguwahe ko. Kasi ang tanga-tanga kasi ng mga sinasabi nun eh. Oo. Isang sumuko sa NBI Davao Region ang dalawa sa mga kapwa-akusado na Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong child abuse. Sila sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Kapwa sila mga personal assistant ni Pastor Kibuloy. Personal assistant na yan, ha? Sila kaya namimili ng palm olive na lavender? Charot. Nagpadala raw ng surrender feelers ang dalawa. Oh, at ang dagdag pa ng bisdak na vlogger, nakikiusap daw yung NBI na sumuko si Pastor at tinatawanan nila yon. Mga bobo! Diba? Kasi, halimbawa, dinaan nila yan sa puwersa. Kunyari, wala man si Pastor, pero yung andating nila eh, may halong puwersa, maangas, alam mo yun, sa pagpasok. Malamang sa malamang, yan ang i-content nyo. Masyarong marahas yung paghanap kay Kibuloy. Ang bububo talaga, no? Ngayong pinapakiusapan kayo, simulat sa pool pa lang ang pakiusap kay Kibuloy. Diba? Hindi kayo makapagsalita, hindi kayo makapag-depend. Oh, yun pa yung sabi. Pinanood ko eh, ng kapiraso. Hindi ko lang natagalan kasi ang tanga magpaliwanag nun eh. Ang boring pa. Tawa ng tawa, wala man sa hulog. Oh, di ba? Matapos sumuko kahapon, ang tatlo pang akusado na sina Crescente Canada, Pauline Canada, at Sylvia Simanez. When they knew that they have already a warrant of arrest, and they don't want that they will hide all the time. Hindi automatic naman yan, mga kaeksena. Nagkaroon na ng tip yan, nalaman na ng kampo ni Lena, oh, may warrant na kayo. Diba, labas na kayo, kayaan yung sumuko na kayo doon, tapos si Kibuloy, tatago na yan. Diba? Oh. Hindi totoo, ha? Oh. Yun ang sabi ng vlogger. Oh. While nakapending itong kaso, so they turned to us. Bailable ang kasong child abuse, kaya agad nagpiansa ng tig 80,000 pesos si Naroy at Canada matapos sumuko kaninang umaga. Hi, sweet escape. Tanging si Pastor Kibuloy na lang ang hindi pa rin lumalantad. Bakit kaya? Oh. Diba? Oh, naalala ko nga, pinaalala nyo na naman, sabi ng isang vlogger ni Kibuloy, yabang oh. Mga ganun-ganun pa yung vlogger ni Kibuloy oh. Alam nyo ho, ito pong si Pastor Kibuloy at ang kanya pong mga abogado ay handang handa na po. Sila po ay handang humarap sa korte. Easy. Parang tanga lang eh. No? Ngayon, nasa korte na nga. Anong pinag-uusapan? Yung tatlong banatero sa SMNI. Diba? O, sagutin mo to. Boy sunog. Oh, tuloy natin. Oh. Kaya itinuturing na siyang pugante ng mga otoridad. Oh, ano na, di pugante na. Oh. Dalawang kaso ang kinakaharap niya sa Davao Regional Trial Court. Una, kasong child abuse kasama ang 5 sumuko.
At pangalawa, sexual abuse na bailable din para sa halagang 200,000 pesos. Nagtungo naman ang NBI at mga pulis sa ilan pang properties ni Kibuloy kanina para isilbi ang dalawang warrant of arrest. Pero ni Anino ng Pastor, hindi nila nakita. Tanging mga abogado lang niyang humarap sa mga otoridad. Kumpiyansa naman ang NBI na nandito pa sa Davao si Kibuloy. Sinabi rin ng Bureau of Immigration na hindi pa ito nakakalabas ng Pilipinas. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Davao. But this warrant of arrest is unexpected, no? Siguro ang paglabas ito kahapon. Grabe ka naman, gani, boy uling agad. Charot. Kami yung first na nakakuha. And alam na rin nila. And we surmise na siguro si Pastor andito pa. Nakikipag-negosasyon na rin ang NBI para kusa na lang sumuko si Kibuloy. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy. Paano na yan, mga vlogger ni Kibuloy? Required na personal siyang pumunta para magbayad ng bail. Ano nang gagawin nyo? Ano nang depensa nyo sa amo ninyo? Kahit sabihin na natin hindi pa siya guilty, wala pa siyang sinasabihan ng guilty, di ba? Baka nasa East Timor na yan, direct. Baka ginaya siya, no, Tebes, no? Ano ba kayo? Baka dumaan ng impyerno si Kibuloy. Diba? Tinalo niyo na kasi si Lucifer, eh. Sa Regional Trial Court para magpiyansa. Ang tanong, dahil bailable ang mga kaso laban kay Kibuloy, papakawalan din ba siya katulad ng limang mga sumukong akusado? Ay, hindi. Meron siya lang sa Kongreso, meron siya sa Senado. Automatic yan, since alam na rin namin na meron siyang contempt warrant sa Senado and sa Congress. Once na mahuli natin si Pastor Kibuloy, automatic, kasi bailable man to dito, he will be turned over to Manila. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na kahit bailable siya dyan sa Davao, sa Quezon City, pero pagdating sa Senado na merong isa ibang, may iba pa siyang kaso, napapasok na hindi recommended na mag-bail, yari siya. Para talagang problemado tong anon to, vlogger na este reporter na to. Te, meron ka ngayon, te? Cheryl, nakatutok na ang binuong tracker team ng PNP, NBI at para malungkot siya, no? Intelligence community para arestuhin si Kibuloy. At lalo't may 10 araw lang na binigay sa kanila ang korte. Dahil kung hindi nila maaresto si Kibuloy sa loob ng 10 araw, ay ibabalik sa korte yung dalawang arrest warrant at maghihintay ulit sila ng panibagong warrant o kung anuman yung magiging desisyon ng korte laban sa dalawang kaso ni Pastor Kibuloy. Na ay content na ba ito ni Banat Bay? Pag hindi pa na content ni Banat Bay ito, at kung meron man, yun ang gagamitin natin. Siya naman ang ating titignan. So kung paano niya ipapaliwanag itong warrant of arrest na to. Malawang sasabihin na naman nun, may ano kasi yung buhay, may banta yung buhay. Diba, Inday Sosie? Maraming salamat ha. Lucky TV, maraming salamat po at welcome sa ating live stream. Pasok, Pastor! Chinggal ako! Chik 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 chinggal ako, chinggal ako, chik chik chinggal ako, chinggal ako, chik chinggal ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Hayop ka talaga, ang ganda mong lalaki. Praise the Father. Di ba? Praise the Father. Hi kadama si Jordan, tuloy natin. Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid... wait lang. Sabi ni Menen Adela Alkis, recommend ako sa vlog ni Maharlika, hirap magtanong pala doon. Sinasabihan ako bayaran, sarado utak. Tinatanong ko lang, no alias, bakit ginamit ang Bongbong Marcos? Akala ko ba walang alias? Kalma lang kayo, ha? Pag magde-debunk na tayo, hahanap pa tayo ng mga ibang mga faxes and references bago natin i-content yun. Para solve, okay? So, bago yan, mga kaeksena, o type action at puntaan na natin ang susunod nating topic. Let's go. Ito na, dali. Jerry Ramil, hello, direct, good morning. Watching from Hawaii, kalma lang. O, si Di Kalma, madali mo lang kausap. Diba? Kalma.
ma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? Sabi ni Chris Juan, ako din nag-comment sa live ni Lucaret. Dinilit ang comment ko. Kasi nga, troll kayo sa sabihan doon. Oh, tanongin niyo yung sarili niyo, pag may nag-comment ba doon, ina-argue ba ni Maharlika? Hindi, kasi tingin niya sa inyo troll agad. Oh, diba? Oh, halika na tayo pa action, mga kaeksena. Ngayon, mag-a-update ako sa inyo dito sa kasong ito. Anong kaso yan, Derek? Naalala niyo ba yung kaso na kung saan merong yellow belter at black belter na nag-sparring? At di umano'y pinabugbog ng coach nung na babae dun sa lalaking black belter. At yan din yung isa sa dahilan kung bakit maagang lumaya si Rapi Tulfo sa Senate hearing nila ni Senator Bongo, dahil trending nga yung issue at istorya nung bugbugan sa taekwondo. At ngayon bibigyan ko kayo ng update. Pero bago yan, ito muna, i-refresh ko lang sa inyo dahil ako nga ay wala ng ilang araw, di ba? So, papakita ko lang sa inyo, sana yun nawala na. Oh, wait lang. Taekwondo, tas taekwondo. Ito. Ito nga ba yun? Oh, pakinggan natin ito mga kaeksena, ha? Lalakasan ko lang. At magugulat kayo sa panayam doon sa babae at doon sa coach. Okay? Oh, pasok! Nakapanayam ng News 5 ang ina ng taekwondo yellow belter na binugbog ng nakasparing niyang black belter sa Bukawi, Bulacan. Bukod sa inabot niyang sugat at pasa, matinding trauma rin daw ang sinapit ng dalagita. Kung naaalala niyo mga kaeksena, no, hindi naman sa pagmamalaki o parang tingin ko, ako yung unang naka-pick up nito, although nilabas to sa social media, kumbaga, nauna nating itopic to. Hindi pa nga lang siya ganun kaputok, di ba? So, hanggang sa ma-pick up na ng mainstream media. So, ano nga sabi ko sa inyo, labis sa Mortin at Batang Bagyo, kukunin at kukunin to ng RTIA, which is nangyari na nga. Kaya nag-undertime si Rapi Tulfo ng ilang oras. Lumayas na agad. Di ba? Oh, tuloy natin. Narito ang report. Sa maliit na silid na ito, inabutan ko ang 17 taong gulang na taekwondo athlete na si Jamie. Uy, may ganun din kaming kumot. Oh. Direk, may pinalabas si DJ Byron tungkol kay Banat Bay at ang isyung warrant. Warrant po Nino. Oh, tuloy natin. Hi, Tato. Oh. Nasa isang sulok at balot ng kumot. Sino may ganitong kumot? Abot niyang sugat at pasa, matinding trauma rin daw ang sinapit ng dalagita. Narito ang report. Shoutout sa lahat na may kumot na floral na minanapa natin sa mga lola natin na madalas gamitan ng Almirol. At pag yan ay kinumot mo ng marumi ang pawa mo, sigurado kukuruting ka ng lola mo. Yung sinasabi ko, yung luman-luma ng ganyan, ha? Yung mga bago ngayon, hindi na magaganda yun, eh. Yung original nung araw. Diba? PW Discarte TV, maraming salamat. Oh, Roland Ubero, hello po. Diba? Tuloy natin. May ganyan, sino may mga ganyan? Taas ang kamay. Oh, shoutout sa inyo, sa lahat na may kumot na original. Sa maliit na silid na ito, inabutan ko ang 17 taong gulang na taekwondo athlete na si Jamie. Nasa isang sulok at balot ng kumot. Nang lumapit ako, tumitig lang siya sa akin. Pero kalaunay, tuloy-tuloy nang tumulo ang luha niya. Ito ang unang pagkakataong humarap sa media si Jamie. Siya ang taekwondo varsity player ng Jesus is Lord College Foundation sa Bukawi, Bulacan, na binugbog daw ng kanyang teammate sa utos umano ng kanyang coach na si Jerry Salvador. Okay, bagalala, didibank ko yan mamaya yung ano, yung coach na yan. May didibank lang ako. Bukod sa mga sugat at pasa, nagresulta ang pambubugbog umano kay Jamie ng mga bali ng buto sa mukha. Sa psychological assessment report naman na nakuha ng News 5, dumarana si Jamie ngayon ng major depressive disorder, isang buwan pagkatapos ang pangyayari.
After po nun, ano, sobrang laki pong pagbabago, lalo po sa east, ano niya po, nabablockout po siya, nawawala siya sa sarili niya. Iba na po, ma'am. Nagagalit po siya, nagagalit po yung nangyayari. Sa sobrang sakit po siguro nung naramdaman niya. Wait lang. Tinitignan ko yung sarili ko sa screen. Napapaisip ako. Oo. Kasi pa habang tinitignan ko, naka-side view ako ng ganito. Sabi ko, ang ganda ko. What the fuck? What the fuck? Charot lang, masyado kay seryoso dyan. Nag-ano lang ako. Pero ang ganda ko. Lalo na yung labi ko. Charot, tuloy na natin. Maiba lang, kayo na masyado kayo seryoso eh. Galit na po. Minsan nagagalit po siya sa akin, nagagalit po sa kapatid niya, nag-aaway po sila. Hindi naman po siya ganun. Base rin sa kwento ni Jamie sa report, bago pa mangyari ang insidente ng umano'y pambubugbog, matagal na rin daw hindi komportable ang dalaga sa ikinikilos ni Coach Jerry. Gaya na lang nang pinipilit umano siyang hilutin kapag may masakit sa kanyang katawan. Oo, bakit may hilutan na yan? Bakit may nangihilot na? Ang bait naman pala ng coach. 'Di ba? May pahilot-hilot pa. Oh, Jamie Express, hindi ko na po kaya lahat ng ginagawa ng coach ko sa Taekwondo. Training namin ngayon lang po ako nakapagsalita dahil takot na takot po ako sa coach ko po. 'Di ba? At hindi siya makatanggi dahil sa takot. Sa isang chat, tinawag pa niya na my girl, si Jamie. Ay, my girl? Ano to? Talking about my girl, my girl, my girl. Ang galing ah. Coach, iba yung galawa mo, coach ah. May pa my girl ka pa. Oo. Oh. Napakasamahan niya po yung coach kasi para hindi po siya matanggalan ng scholar. Kaya hindi ko po alam na tinatake advantage po ng ganon. Noong March 19, Shoutout Nospia, it's okay. Maria Nanali, oh. Unan sa CCTV ang isang lalaking sakay ng motorsiklo. Inireport daw ito ng ina ni Jamie na sa MIDS sa mga otoridad dahil sa pangambang may masamang balak ang nag-aabang sa kanya. Parang iba po eh. Iba din po yung salita sa akin nung pulis. Parang natatakot din po. Mag-iingat ka, Jamie. Baka bigla ka mawala. Ganun. Nakailang ulit nang lumipat ng bahay ang mag-ina dahil sa pangamba para sa kanilang buhay at seguridad. Nahihirapan din umano silang makahanap ng abogadong tutulong sa kanila sa isinampan nilang reklamo. Takot po sila, ma'am. Villanueva po yan. Ay, may ano? May kapangyarihan ganon? May impluensya? Alam niyo yun talaga yung mahirap eh, no? Pagka ang kalaban mo may impluensya. Try niyo nilapitan na naman nila si Rapi Tulpo, di ba? Tingnan natin kung ano magagawa ni Rapi Tulpo dyan. Kung hanggang sa ano lang, for the views lang ba talaga ang itutulong ni Rapi Tulpo dyan? Di ba? O ano niya kay Tulpo, di ba? O. Ilang ulit naming sinubukang kunin ang panig ng taekwondo coach na si Jerry Salvador, pati na rin ang sports director ng Jesus is Lord College Foundation na si Jed Villanueva. Di ba? Paging ang pamunuan ng kolehiyo, pero lahat sila walang naging tugon sa aming paanyaya hanggang sa isinusulat ang report na ito. Bakit? Nauna na rin naglabas ng pahayag ang Philippine Taekwondo Association na tutulong sila sa pag-iimbestiga sa nangyari. Ako'y nalungkot. Para naman sa dating Philippine National Taekwondo Team member na si Monsur Del Rosario, malinaw na may pananagutan ang coaching staff ng varsity team. Pero kung panoorin mo yung video, parang hindi. Full blast yung sipa niya sa babae. Full blast eh. Hindi alalay eh. Hindi, parang hindi tinuruan eh. Parang gusto niyang saktan at bugbugin yung babae. Kaya medyo naaawa ako sa babae. Ito yung komento ni Monsura. Mamaya pakinggan niyo yung komento mismo ng Philippine Taekwondo Channeling Kemberlu. Oh. Responsibility ng coach.
Kung ano man ang inutos niya sa player, yung player dapat, alam naman niya, kayang-kaya niya yung yellow belt, kayang-kaya niya, lalo na babae, dapat hindi niya full blast ang mga sipa at hindi niya sinaktan lang todo. Kung ang gusto niyang turuan ang estudyante, kung totoo man lang yan, suspension o tanggal sa asosasyon ang dapat dyan, hatol dyan. Bagamat mahaba pa ang laban, patuloy na umaasa at nananawagan ang ina ni Jamie para maibigay ang hustisya sa minamahal na anak. Tingnan natin ha, Villanueva yan eh. Di ba close sila ni ano? Ni Joel Villanueva. Charot. Handa akong napuntaya. Taya lang. Mambo para sa anak ko, ma'am. Hindi, nakakawa yung nanay, no? Siyempre, babae pa yung anak niya, siyempre. Alam mo yun, yung pagiging ina, yung hirap niyan habang pinapalaki yung bata, tapos bubugbugin mo lang anak ko, di ba? Bahala ng Diyos sa akin, mapo. Yun na nga din iniisip ko kadama sa Jordan eh. Let's try some research. Diba? Ramdaman lang po ng anak ko na mahal ko siya. Direk, Freddy, marunong ka mag-taekwondo? Oo, marunong ako nung mag-taekwondo nung elementary ako nag-start. Tapos tinigilan ko kasi nagsepak, takraw na ako nung high school. At nanay niya ako na kahit ako mag-isa mapagtanggol ko po siya. So ayto mga kaeksena. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung tawag dito, yung coach naman. Ito, pakinggan niyo yung salita ng coach ha, didebunk natin. Magbibigay tayo ng reaction dito. Okay, Mac Journal, hello. O, pakinggan niyo to ha. Itinanggi ng taekwondo coach na ipinabugbog niya ang naospital na yellow belter. Hello, coach! Hello! Anong tinatanggi mo? Kahit sabihin na natin na wala kang sinabi dito sa player na black belter, bugbugin mo yan, bugbugin mo yan. Yun pa lang, ipaglaban mo siya doon sa black, dyan sa yellow, meron ka ng intention doon, tanga. What the fuck? What the fuck? Eh dito na nga, nalalaman na nga dito, meron ka pang pamasa-masahe, may imbitasyon ka pa na magsimba, kumain, tapos my girl ka pa. And then, agree ba kayo sa sinabi ko? Kung hindi naman kayo agree, it's okay lang. Magkakaiba naman talaga tayo ng utak, di ba? Oh. Doon pa lang sa paglabanin mo yung mismatch, intention na yun eh. Di ba? Bobo ka ba? Easy. Di ba? Alam mong, ang layo nila sa isa't isa, imamatch mo. Eh kung yun ngang mga manok na sinasabong eh. Di ba? Oh. Pinagmamatch yan. Ngayon, kung talagang papayag ka na ilaban niyang manok mo at lugi ka, saan ka mapupunta? Sa dehado, llamado. Di ba? May ganon. O ano pa, yung mga pinagmamatch sa mga karera, pag makikipag karera ka, lalo sa mga motor, kailangan kung stock to stock, stock kayo para patas. Di ba? Kung kargado, kargado ang maglalaban. E ang ginawa mo dyan, stock to kargado, pinagsalpok mo, natural, kawawa, talo yung stock kasi kargado na yung kalaban niya. Coach, bobo lang. What the fuck? Oh, doon pa lang, ang dali-dali nang alamin yan eh. Eh sabi mo pang hindi mo intention, mukha mo, sipain kita dyan eh. Gusto mo tayong dalawa mag-taekwondo? Ha? Bigyan mo ako ng isang buwan, magpapapayat lang ako. Bibigyan kita ng mga flying kick to the equilibrium, technicality of the mobility, of the experience, of the spirituality of my system. Sabi ko sa'yo, dati akong estudyante ni Jeremiah. Yari ka sa akin. Charot. Matapos itapat sa isang black belter. Hindi rin daw totoong may gusto siya sa yellow belter at nagselo siya. Hoy, ang ganda-ganda nung babae ha. It's impossible for you.
na hindi ka magkagusto magkaroon ng paghanga. Hindi in purview, ha? Maganda yung babae, di ba nakita nyo? Eh, ano yung message-message mo na labas kayo? Ano yung message mo na ayaw mo magsimba? Ano yung message mo na tawaging my girl? Ano yung message mo na may pahilot-hilot ka pa? Doon pa lang eh, no? Lukoy mo sarili mo, wag kami. Diba? Duh. Tuloy. Oh. Boyfriend ito. Oh. Nakatutok si Oscar Oida. Diba, Romel Rubita? Oh. Oh. Ang kontrobersyal na taekwondo sparring na ito, nauwi sa pagkakaospital ng 17 taong gulang na yellow belter na si Cindy. Lyra Joy Galvez, pag-greet naman ng happy birthday ang mister ko. Wala namang pangalan. Happy birthday po sa mister nyo, Ma'am Lyra Joy Galvez. Pagka ganyan, lalagyan nyo na ng pangalan para pagbasa natin, di ba? Oh. Diyan sa picture na yan, bugbog eh, kaya ganyan itsura, ha? Hindi niya tunay na pangalan. Oh. Matapos siyang itapat sa isang lalaking black belter. Pero diyan, no, medyo humupa na yung ano niya, maganang mukha, tsaka yung ano. Diyan pa lang may ano yung ilong, pero ang ganda eh. Diba? Oh. Ang kanyang sinisisi, ang kanyang coach. Wala akong intensyon na pabugbog ko yung bata. Expected na ho pagdating ho sa taekwondo na matatamaan ko talaga. Expected talaga yun! Pero ang hindi mo expected, ipaglaban mo sa hindi niya kamatch, tungaw. Easy. Hindi eh. Di ba? Saktan po na may injury, matutumba. Lahat po yun, napaka-normal. Unexpected. Normal kung kamatch niya. Ang tanga-tanga naman itong coach na to. Expected na po yun eh. Kasi nga ho, nasa physical sports po tayo. Oh, dinailan mo pa talaga yung physical na yan? Diyos me, yung marimar. Sige, paglabanin mo yung sentro at saka guard sa basketball, kunyari. Manalo kaya yung ano? Although, sinasabi ko ah, pagdating sa, syempre, makakatira ba yung guard pagka laging supalpal, hindi makakuha ng bola sa sentro? Oh, di ba? Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, dumepensa sa batikos ang taekwondo coach. Easy. Dumepensa sa batikos. Ang kapal ng mukha mo, dapat sa'yo matanggalan ka na ng trabaho dyan. Katangahan niyang paliwanag mo rin, coach eh. Diba? Oo. Dagdag pa niya, normal lang naman daw talaga na magtapat sa practice sparring ang isang lalaki at isang babae. Ay nako, kita mo yung tadyak na yon. Ito ko makakaharap ko tong coach na to. Alika dito. Ha? Tatadyakan kita. Sabihin natin to practice lang, ha? Huwag kang gagante. Tatadyakan kita ng solid. Ha? Ganun kabobo tong coach na to eh, no? Oh, sa totoo lang. Kapalusot ka pa eh. Kahit pa din sila pareho ng belt. Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating po sa tournament eh mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga speed, talino. Pinagsasabi mo. Kahit nga sa boxing pinagmamatch yan eh. Tanga ka talaga, no? Hindi, sino mga taekwondo player dito? Kung yellow belter ka, bago ka maging black belter, ilan pang belt dadaanan mo? Hindi ko alam eh. Ah? Kasi nung nag-taekwondo ako ng elementary, wala lang, taekwondo-taekwondohan lang, white belter lang ako. Diba? Ano ang pagdadaanan bago maging black? And take note, ah? Sabihin na nating mapalalaki o mapababae yan, walang problema. Diba? Kaya lang, ang problema natin, yung level nun dalawa. Naintindihan mo? Meron din naman black belter na magaan sumipa eh. Eto, pakinggan nyo to ah. Sa taekwondo, puntos. Diba? Puntos. Hindi mo kailangan balian ng buto, basagin ng muka. Hindi, tama ba? Kailangan ba sa taekwondo, kahit tournament yan, makita lang ng judge yan, pumasok yung sipa mo sa mga
hit point na tinatawag, pumasok yan ng maayos, puntos na yan. Hindi mo kailangan tadya ka na para kang dudurog ng ano. Naintindihan nyo? Ito katarantaduan yung paliwanag nitong coach na to eh. Yung bigat daw ng sipa, bigat daw ng ano, gunggong. 5 levels before maging black belt. Ay, ang layo pa! Diyos me, yung marimar. White and brown to black, alang dating ngayon, dami ng colors. Diba? Hindi po ako talagang naging varsity. Nagparang black, taekwondohan lang kami nung elementary. Ah. Pero sa mga... Kasi pag kami nagkakaroon ng palarong panlalawigan o mga provincial meet, intertown, interschool, nanonood, syempre, grupo-grupo kayo eh. Player ng sepak, player ng volleyball, ng basketball, tapos sama-sama kayo. Halimbawa, manonood kayo laban ng ganito, ng taekwondo nyo. Minsan nakakapanood ako. At alam ko yung nakikita ko na pinupuntosan lang kayo. Hindi nyo kailangan bugbugin yung sarili nyo dyan. Tama, mali. Oh, hindi nyo kailangan magbugbugan. Puntos lang. Yung ma out of balance ka, normal naman yun. Diba? Nasipa ka sa paa at natumba ka. Pero yung para sipain ka na parabang ano, wala nang katapusan, ang lakas-lakas, diba? Bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight. Itinanggirin niya ang aligasyon. Tinan nyo? Oo. Oh. Talagang tumitilapon yung babae. Nagselos at nagalit siya. Oh. Tinan mo yung sipa ang paangat na ganun. Siyempre, kung may dede yung babae, may dede malamang yung babae. Paano, halimbawa lang ito, wala akong halong bastos tong sinasabi ko. Ah. Halimbawa, may... Sabihin na natin cup B, cup C, si ate. Tapos sinipa mo pataas sa mukha. Tapos tutuko dyan sa dibdib mo. Ang sakit nun. Yun nga lang mayroong kang bakal sa bra, sa ilalim. Pag tumagal mong suot, masakit na, diba? Eh kung matukunan ka pa ng paa mo, diba? Sinipa ka pataas. Tapos dumapli sa ulo mo. Ngayon, dadaan niya sa dibdib mo, diba? Doon tuturok yan. Pak, ang sakit nun. Kahit sabi mong pa may... Meron ka pang tawag dito, yung vest na sinusuot. Ay, nako talaga oh. Nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng dalaga sa isang practice session. Oh. Anya, pinagalitan daw niya noon ang buong team at hindi lang si Cindy nang madiskubre niyang may ilang miyembro ng team na nagbulakbol nung araw na yon. Wala rin daw katotohanan ang bintang na may gusto siya kay Cindy. Eh, madali lang naman itanggi yan na wala kang gusto eh. Oh, that's not normal na ilaban ang black sa lower belt. Yun nga, intent to hurt yan, hindi yan exhibition of skills. Correct. Oh. Nagpaliwanag din siya sa pagyayaya niyang kumain o di kaya'y magsimba. Pag nag-aaya po kumain, lahat po ini-invite ko. O, di pakita mo yung message mo. Para kang si Rappi eh. Sinong Rappi? Si Rappi the Wiler. Easy. Sino yun, Direk? Yung magaling mag, ano? Yung Rappi the... O, yung grappler? Charot. Easy. E, di pakita mo yung message mo na marami ka talagang minessage nun. Kasi may message ka dun sa babae. Naka-record doon kung kailan yun at anong oras yun. Kapag wala kang minessage ng kaparehas ng mga oras na yun, yari ka. Tama, mali. Kasi sabi niya daw, lahat naman daw minemessage niya, ini-invite. Wow, coach siya, ang yaman mo naman. Nag-i-invite ka ng buong taekwondo class mo. Ano yan, puro babae lang o puro babae, puro lalaki? What the fuck? Coach, bistado ka na, coach. Tumigil ka sa kalokohan mo, mag-i-invite ka talaga? Buong team i-invite mo? Wawa! Lakas makaloko ah. Mm. Iba na lang lokohin mo, wag ako. Bunta ka sa kabilang baryo, doon ka magkalat. Kumbaga, pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, may gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan. At hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Isang wow, may pasanggup sala. Diba?
Direk, yari yung kasparing niya, tanggal ang license. Direk, pang Starbucks, pampakalma from California, USA. Kwe Omali, maraming salamat po. Ito nga, pampakalma na nga, oh. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba, narinig nyo naman. And eto at ikiklear ko lang. Wala pong masamang magpares ng black to yellow. Okay lang yan. Kahit babae o lalaki. Kaya lang, makikita nyo naman po dun sa ano na yan, kung mismatch na mismatch. At bukod po dun, hindi naman nga ho kailangan daanin mo ng pwersahan, yung bugbugin mo talaga. Dahil ang kailangan nyo lang, may pakita nyo lang yung mga diskarte, how to make points. Diba? Eh, yung nangyayari po dun sa kanila, bugbuga na yun talaga eh. Akala nyo po mga stuntman eh. Diba? Oh. Tuloy natin. Hindi lang, nagpapalusot pa talaga to eh. Isis po siya na inaya magsimbaho nun. Gawa po ng, may nakwento siya sa akin regarding po sa family niya. Oh, yan. Sinisi pa yung pamilya. Magaling ka rin, Coach K, no? Oh. Ganito, ganyan. And ako, wala akong masabi nun kasi wala po ako sa sitwasyon nun, time na yun eh. Wala po akong right para sabihin na ganito, na ganyan. Kaya usually po, sinabi ko na lang sa kanya, mas okay talaga pag word ni God eh. Wow, ang bait naman. May takot nga sa iyo yung bata kasi ayaw niyang mawalan ng scholarship. Diba? Mariusip. Labis raw nalungkot si Coach pagkat sa buong pagkakaalam niya ay kilala na siya ng gusto ng kanyang mga players. Ba, na-turn off pa. Parang nalungkot pa yung coach, ha? Melanie, hello. Jacqueline Manaloto, hello din. Shoutout kay Doc Katdona, Doc Bonso at Doc Manaloto. Hello po sa inyo mga doc. Diba? Tuloy natin. Nalulungkot ako, sir, kasi napanood ko yung video. Hindi siya to, hika ako. What the fuck? Hindi siya to, kilala niya ako. What the fuck? Nalulungkot daw at parang nagtataka siya na iba itong ugali niya, hindi naman siya to eh. Na alin? Na nagsalita na yung bata. Nalulungkot ka kasi nagsalita na yung bata. Ayos din to eh, no? Dapat managot yan. Dapat talagang managot tong coach na to. Ito yung video, hindi siya to, hika ako. Hindi talaga siya yung nasa video eh. Manabugbog nga eh, di ba? Hindi siya to, kilala niya ako. Samantala, Wait lang. Wait lang, ano ah. Riozon Espanola o Espanyola. Hindi kita inaaway ah. Sabi mo, direct, kahit sa competition, nangyayari ang ganyang kalalang damage. Naiintindihan ko, alam nga natin yan. Kaya lang, pansinin nyo nga yung naging video na naging viral. Competition ba yung nangyayari sa kanila? Di ba sparring lang, training lang, ba't para naging competition na? What the fuck? Gets mo na ba? Riozon Espanyola, gets mo na ba? Sinagot ko lang ha, hindi kita inaaway. Lem Kitchen, maraming salamat po. Single tayo. Single ako. Chingle ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Ayun ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Baligtad ba yung sinabi mo? Di, sorry na. Huwag ka na magalit. Ano ba sinabi mo? Direk, kahit sa competition, hindi nangyayari. Ako may kasalanan. I'm sorry. It's my fault. Sorry na. Baligtad pala yung basa ko dun sa comment niya. I'm sorry na. Huwag ka na magalit. Tuloy natin. It's my fault, okay? Let's do this. Tuloy.
Tanggap na raw ng Philippine Taekwondo Association ang resulta. Ito ang malala. Ito ang malupit. Baka close to ng eskwelahan, Philippine Taekwondo Association Central Headquarters. Anong lugar to? Ako, medyo duda ako dito eh. Medyo duda ako sa paliwanag nila eh. Pakinggan nyo ha. Nang isinagong investigasyon. O, nag-imbestiga yan ha. Nag-imbestiga sila. Anong lumabas? Nang Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated. Oh. At hindi raw ito naiiba sa resulta ng kanilang sariling pagsisiyasat. Oh. Na-review daw nila ang mga video ng practice at wala raw silang nakikitang indikasyon na sinadya at iniutos na bugbugin ang nasabing yellow belter. Wawa, pare-parehas kayo nung coach ha. What the fuck? Anong sabi ng coach? Ganyan din yung sabi ng coach, di ba? Nag-usap kayo? Easy. Nag-usap ba kayo ng coach, Philippine Taekwondo Association? Kasi ang tagal niyan sumagot eh. Sumagot yan, tapos sumagot din kayo, tapos ng investigasyon nyo. Ano to? Ano nangyari? Bakit parehas? Oh, di ba? Thank you, Mang Pandoy. Ayos yan. May forma ka ba dyan? Meron naman, syempre. O, ito. Anong gusto mo ba? O, sige. Pakitaan kita ng single ako. Thank you, Mang Pandoy, ha. Single ako! Single ako! Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinagagawan nila ako. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Praise the Father! Ay, sorry. Diba? Salamat Mang Pandoy ah. Parehas na parehas sila ng sinabi ng coach. Oh. Pakinggan natin. Oh. Ang sabi. Oh. ...na sinadya at iniutos na bugbugin ang nasabing yellow belter. Oh. Actually, pag titignan nyo mabuti yung video, parang kaboses din niya yung coach, ha? Easy. Parang yung boses ng coach, parehas din ito. Hindi ba kayo magkamag-anak? O ninong nyo sa, ano, binyag? Baka naman po magkakilala kayo. Hindi naman papunta yung sipa sa mukha. Saan papunta, sir? Kitang-kita naman po na may sipa, eh, papunta sa mukha. Anong sinasabi nyo dyan? Niloloko yata tayo nitong anon to eh, Secretary General pa oh. Doon sa mga nakita nyong unang video lumabas, obvious na obvious may sipa sa mukha, di ba? Sinasabi kaya nito? It's two body kick, dalawang papunta sa katawan, it's just so happy yung second kick, padulas yung bata. Kaya tumama siguro sa mukha. Pero again, dun sa... tina mo. Hindi ka pa sigurado sa investigasyon nyo. Siguro tumama sa mukha. Ako, feeling ko, may pakiramdam ako. May something to sa coach eh. Sabihin man natin hindi sila blood relative o magkarelasyon. Eh, in terms of kung ano ni tatay niya, ano ng nanay niya, pinsan niya, o friend sila nung ganito. Oh. Video na pinapanood ko, when I was watching it, hindi ko makita kung paano tumama sa mukha kasi naka... Baka bulag po kayo. Baka kailangan nyo po magpapalit na ng salamin. Harang na yung supposed to being parang nagre-referee sa kanila. Doon ka lang nag-judge eh. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya. Yung unang part ng video, ulo talaga tinarget ng black belter. Yun na nga. Ano ba naman tong sagot nito, nag-imbestiga na to? Wala to, wala. Promise. Hindi maganda yung ano rito, kutob ko. Yan ni Cindy ukol dito. Oh. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok 24 oras. Sa tingin nyo, hi, Dennis Paleño. Parang demokrasya yan, direct friends. Parang gano'n na nga. Kasiraan kasi ng JIL yan, kaya inayos. Nako. O, ano sa tingin nyo? Ngayon, alam nyo mga kaeksena,
dito. Macha-challenge si Rapid Tulpo dito. Kasi JIL yan. Diba? Tingnan natin ang tapang ni Tulpo. Dalin mo nga sa Senado yan, Tulpo. Oh, sa tingin nyo, dadalin ba? Kasi nasa Rapid Tulpo yung action na daw yan. Di umano. Oh. Diba? So abangan natin. Halika na mga kaeksena, tayo pa action at punta na natin sunod pa natin topic. Let's go! At sa lahat ng hindi pa nakakapag-like dyan, huwag nyo kalimutan mag-like kung ayaw nyo masaktan. Oh. Sige na, huwag na kayong magdalawang isip pa dyan. Oh, like na dyan kung ayaw nyo masaktan. Ngayon naman mga kaeksena, puntahan po natin yung trending na issue about dun sa April Fool's Day na ginawang prank ng Taragis Takoyaki Chenilin. Okay? So mga kaeksena, para sa inyo, sigurado na panood nyo na sa ibang mga vlog din to, kay Tony Libayan at sa kung sino-sino pang balita. So kasi wala nga tayo, nasa Cebu tayo na mangyari yung mga ganito, kaya hindi tayo makapag-live ng tuloy-tuloy. Meron man, yung gala ko pa. So, pakinggan muna natin at i-refresh muna natin to. Ngayon, ang tanong ko, naniniwala ba kayo na ito ay scripted? O, sa mga naniniwalang scripted to, ng Taragis Takoyaki, press 1. Sa mga hindi naniniwala, press 2. Okay? So, let's watch this and shut up. Charot. Joke lang. Biro lang ha. Mga piko na naman kayo dyan. Oh, ito na, pakinggan natin. Oh, let's go. Viral ngayon online ang pa-contest ng isang tindahan ng takoyaki. Magpatatu raw sa noo kapalit ng 100,000 pesos. Ito yung ano ha. Nung time pa na bago pumutok pa lang to, kapuputok pa lang ng issue. Oh, tuloy natin. Oh. Sineryoso yan ang isang netizen, pero prank lang pala. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Kasi ako, nung napanood ko to mga kaeksena, bibigyan ko kayo ng clue ha. Nakita nyo yung buong braso ko? Ang tawag dyan, full sleeve. Pati dito sa kamay. Full sleeve yan. And hindi naman sa pagyayabang. Marami akong dinaanang session ng tato. Okay? Kahit maliit malaki, alam ko ang tato kapag bago o luma na. Kaya nung napanood ko to, nasa Cebu ako, gusto ko na mag-comment eh. Hindi ko lang magawa dahil nga mahina signal. So, para sa akin, abangan nyo yung sagot ko. O ito muna, pakinggan muna natin. Nakatato sa noo ni Mang Ramil Albano ang logo ng isang takoyaki store. Ito ang kanyang entry sa challenge ng tindahan na may premyong 100,000 pesos. Pero prank lang pala ang pa-contest. Pinost ng takoyaki store ang kunwaring tattoo challenge noong April 1 o April Fool's Day. Kaya nakalagay rin ang hirit na April Fool's sa baba ng poster. Ay nako. Direk, magkano ginastos mo sa tattoo mo? Kung sa ganitong tato, sa totoong buhay, pag magpapatato kayo, aabot yan ng, sabihin natin, kulang-kulang mga 80 to 90. Oo. Pero dahil tropa natin yung artist na yon, hindi tayo nagbayad ng ganong kamahal. Oo. Ang April Fool's Day ay taunang Western custom. Tampok ang mga biruan at lokohan. Pero ang kinuturing ng takoyaki store na joke at pampag-good time, sineryoso ni Mang Ramil. Kahit na ang nanay niyang si Florinda, hindi makapaniwalang gagawin niyan ng kanyang anak. Hindi naman siya bubong tao eh. Marine engineer, ganun ang gagawin mo? Ah, hindi po, Nay. Yan po ang tingin niyo sa sinasabi niyo, hindi siya bubong tao. Eh may tattoo na po sa ulo, anong tawag nyo? Di bobo. What the fuck? Andrew Nacion, oh, ito pa, oh, may tattoo din to. Oh, 'di ba? Lalo yung mga nakaka-relate diyan, mga kapwa ko may tattoo. Alam natin 'yan, 'di ba? Oh. Ha? Pinaghirapan mo siya? Ilang taon siyang nag-aral ng marine? Oh, tapos ganun ang gagawin. Anak, hindi tama eh. Mamamatay ako sa kahiyan ng ginawa niya. Eh, kasi nga po, may perang kapalit eh. Oh.
Direk, subuan mo na yung BFF mong lukaret. Wait lang, kumalma kayo. Oh. Sana wag naman. Maraming netizen naman ang naawa kay Mang Ramil dahil sa tindi raw ng kanyang pangangailangan. Wawa. Sabi pa ng ilan, dapat maging responsable rin sa pagpa-prank dahil hindi naman lahat ay alam ang April Fool's Day. What's up, mga chong? Papunta tayo ngayon sa... Kasunod ng mga batikos, personal na pinuntahan ng may-ari ng Taragis Takoyaki ang bahay ni Ramil. Napanood ko tong original video na yan. Nakakagigil lang. Ha? Paano ko nasabi? Kasi dito, mga kaeksena, parang mali yata yung napakita ko ah. Wait lang. Mali yata yung napakita kong video at hindi yata ito muna. Dapat ito yata muna inuna ko. Wait nga lang. Wait lang. Ayun. Ay, hindi. Tama naman. Oh. Ito. Sige, tama yung nga yung pinakita ko. Okay? Wait lang. Asan na yun? Uh-huh. So, alam nyo kung bakit ko nasabing scripted at peki ito. Kung papasin ninyo at napanood nyo yung full video na to, di ba? Nung nalaman daw nitong kumag na to, yung may-ari ng takoyaki na itinato sa ulo nila, yung brand ng name, di ba? Eh, kumbaga, may offer na buburahin naman daw yung tato sa nooy, Papa Derma. Siyempre, kung ikaw, di ba, alam mo naman, na pwedeng matanggal yan at papalaser yan, mabubura. Although may pekas, pero kahit papano, paunti-unti, maghihil yan eh. Magpipade na yon, mawala at pwedeng may posibilidad na hindi naman 100% na babalik yung kulay o ano ng noo mo pagka na-laser yan. Diba? At hindi nakakahiya kasi wala na yung mismong pangalan. Diba? So bakit hindi ka magpapatato niyan sa halagang 100,000 pesos na may sasagot pa. Pero yung kita nung views nila sa ginawa nilang fake na yung content na yan, tumabo na ng ilang million views na. Doon pa lang, solve na yung may-ari ng takoyaki o yung naggawa ng prank na scripted na yan. Diba? Oh. Walang halong gimmick. Ay, sorry, mali. Ito na pala yun. Oh. Dito, nalaman niya kung bakit kumasa si Ramil sa kanyang April Fool's Contest. Yung video na to, ha, pag napanood yun ng buo, makikita niyo yung tanungan nila dito na halatang bukod sa binibidyo nga nila talaga, eh may intention talaga sila na maging contento para i-upload, para pagkakitaan. Diba? Oh. Ba't mo na naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak at saka sa ano, yung pang-tuition ng anak ko. Ah, pang-tuition? Service ng anak kong bunso. So, Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak eh. Nang malaman ang sitwasyon ni Ramil, tinutuan na rin ang premyong 100,000 piso. Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Sabihin mo na lang ako pagka... Nag-alok din ang takoyaki owner sakaling gustong ipabura ni Ramil ang pinatato sa kanya. Pero tumanggi na ang padre de pamilya. Sa dulo ng video, nag-sorry rin ang may-ari ng tindahan. Hindi raw niya intensyon na makaperwisyo. Okay, yan ang sabi. Ngayon, mga kaeksena, ito naman ang puntahan natin. May papakita pa ako sa inyong video. Dito, hello Mr. Chair, makikita natin kung talaga nga bang scripted o hindi. O, pakinggan nyo ito mga kaeksena. Walang halong gimmick, yan ang sagot ng lalaking nag-viral matapos magpatato sa noo kapalit ang premyong inalok sa pa-contest na prank lang pala. Nagpamala naman dyan ang Department of Trade and Industry. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Wala pong scripted doon. Ayun po. Walang scripted pala. O, sige. Ay, talagang ano, nangyari talaga. Nangyari naman talaga na tinatoan ka. Kuya, ang sinasabi kong scripted, ang sinasabi ng taong bayan na scripted, yung ginawa nyo, hindi sinabi yung pagpapatato mo kung scripted ba. Totoong tinato mo nga eh. Diba? Yung ginawa nyo, yung scripted na sinasabi, hindi yung tattoo mong nilagay dyan. Ito ang
nilinaw ng nag-viral na si Ramil Albano. Tinan nyo yung itsura niya dyan, ha? Confident pa siya na sabing hindi yan scripted, hindi scripted. Pero sa huli, magulat kayo dyan. Lalaking nagpatato ng logo ng Takoyaki Store sa noo kapalit ng 100,000 piso noong April Fool's Day. Prank lang sana ng Taragis Takoyaki ang pa-contest. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Pero pagsapit ng hapon noong ding April 1, binisita at tinotoo ng may-ari ang premyo ni Ramil. Halos 5 million views na ngayon sa... Biruin nyo, ha? 5 million views na halos. Oh. Tiba-tiba si Kuya, oh. 100K lang. Kahit sabihin na natin 200K bigay niya dyan. Bayad niya sa ginawa nila script with ano, Chenilin. Oh. Facebook ang video nila. Unexpected lahat ng nangyari. Uwe, ano ang unexpected pinagsasabi mo, mga gunggong? Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. Hindi, naging daan para kumita ka lalo. Pero kahit bumuhos ang likes at puso sa post, may ilang netizens na nagduda. Nakita nyo ba yung picture na yun? Ayun, nandun sa may gilid. Ito, toto. Yan. Siya yan. Oh. Noong bago-bago pa lang yung Taragis na yan. Meaning, magkakilala na itong Taragis na... Po, Taragis na yan. So, meron na silang connection. Ito, tanongin ko kayo. Totoo kasi ito eh. Based sa aking mga experience, lalo sa mga tropa ko, iba-ibang tropa ko, sa lugar nyo, meron laging isang parang uto-uto sa tropa. Di ba meron ganon? Naniniwala kayo nun? Meron ba sa inyo nun? Sa lugar nyo, tropa kayo. Halimbawa, isang barangay kayo dyan, tapos may tropa kayo, magkakababata. Merong parang sabihin na nating napag-iiwanan at uto-uto. Sa tingin ko, yun nagpatato. Na nauto at madaling mabola. O, kami bahala sa'yo, pre. Sige, para sa grupo, para sa ganito. Akong bahala sa'yo, sagot ka namin, ganyan-ganyan. May mga ganun tao kasi na madaling makonvince kasi uto-uto. Diba? Oh. Kagaya ko nun, mayroon akong tropa, ang dali kong nauto. Tinatoan ko eh, nung hindi pa ako marunong mag-tattoo din kasi nag-try ako mag-tattoo dati. Pero henna tattoo, nag-henna tattoo ako dati. Pag may liga sa amin, ako nag-henna. Pero yung totoong tattoo, may pinagtripan ako. Oh, 'di ba? Yun yung nakikita ko dito. Nila, mukhang scripted ang prank. Anong mukha? Scripted talaga, kitang-kita naman eh. At kasabwat ng tindahan si Ramil. Oh. Isa sa nakapansin daw sa gimmick nila, ang netizen na si Chona May. Sabi niya, 3:36 ng hapon, pinost ng Taragis Takoyaki ang challenge. Oh, yan dito lang, makikita natin. At hindi ako sure, ha? Parang may nagsabi kanina sa post sa FB na binura na daw to. May nagbura na daw ng post. Hindi ako sure. So, pakinggan natin. Pero pasado alas 4 ng hapon o halos kalahating oras lang, tapos na ang tattoo at nakapag-comment agad si Mang Ramil ng litrato niya. What the fuck? What the fuck? Diyan tayo may problema. Dami kong tattoo, oh. Ha? Oh. Ganyang katagal na tattoo. Alam nyo, kahit sabihin nyo pang ano, hindi pwedeng abo... May kulay pa yan. Ha? Makapal pa yung lining niya. May kulay pula. So sabihin na natin, dalawang klase ng kulay ang ginamit. Magla-lining ka pa lang dyan. Lalampas ka na ng 30 minutes. Oh, yung mga may tattoo dyan, tama mali. O sige, gawin na natin, 20 minutes lang. Magla-lining ka pa lang o yung pagpe-prepare mo pa lang dyan, lalagyan ka ng stencil. Kung walang pang stencil, dodrawingan ka. Ubus na oras mo doon. What the fuck? What the fuck? Diba? Oh, di pagkatapos i-drawing na yan, eh mga artist pa naman. Sa tingin ko si Kuya, nagyoyosi pa yan. Diba? Oh, diba sa Tomasito,
Malamang may break-break pa yan. Yosin mo na tayo, yosin mo na tayo. Tapos, in 30 minutes, tapos na yung tattoo mo. Katarantaduhan nyo rin eh, no? What the fuck? What the fuck? Hi, Soybe Gaming. Diba? Rush Lobster. Oh. Kasi hindi ganun eh. Hindi talaga, hindi pa pwede. Ano yung nagtattoo na yan? Yung kamay printer? Ganon? Ganon? Ang tawag dyan, demokrasya. Ayan, tattoo na yan. Pwede kong sabihin, dalawat kalahati to, tatlong oras yan. Yan, tattoo na yan, ha? Oo. Oo. Tapos, hindi pa kayo nakahiga. Nakaupo pa kayo. Di mas lalong mahirap tatuan yan, mga tanga. What the fuck? Diba? Oh. Niloloko talaga, manloloko talaga yung taragis na yun eh. Sa totoong buhay lang. Alam nyo yun na nakakalungkot talaga sa mga taong binibigyan sila ng pagkakataon na nakilala na sila, kilala na sila, nakakaangat-angat na sa buhay. Tapos, hindi pa rin nila tinitigilan na gumagawa pa rin sila ng panloloko sa tao. Alam nyo yun? Diba? Oh, pwede naman. Nagumawa kayo ng mga content na bago, pero hindi yung ganito. Garapalan yung mga panloloko nyo eh. Diba? Ay, nako. Parang something fishy, diba siya? Ay, sis. Oo, agree ako sa'yo, bakla. Kahit ako. Totoo yan sinasabi mo, girl. Diba? Eh, kailangan na lang sumagot kasi marami silang followers. Kailangan na malaman yung totoo. Depensa naman ni Mang Ramil, kaibigan niya lang ang nagtato sa kanya. Kaibigan daw yung nagtato. Asan na yung nagtato? Puntahan namin ang kalapit na bahay ng tattoo artist na ito. Wait lang. May tumatawag. Hello? Oo, pare. Pinuntahan niyo na yung magtatato doon? Sinabihan niyo na? Kasi meron daw pupunta dyan na News 5. Palisin nyo na yan dyan. Oo. Huwag nyo na munang hayaan tumambay dyan. Palamigin nyo, pag-vacationin nyo muna yan. Isend na lang sa GCash yung ano niya. Yung pocket money niya. Mahirap na, matatanong pa yan. Mabubuking pa yung ating ano. Alin? Ha? Alin? Ikaw din. Sige, send ko na lang sa GCash yun sa'yo. Basta yung artist na nagtato, baka mamay, madulas yan eh. Magsabi pa yan na scripted. Na dinayari tayo niyan. Kaya iya tayo. Ang tawag dyan, demokrasya. Oo. Oh. Sige. Sige. Sure mo ha. Wala na dyan. Nakalis na. Kumuha na ng grab. Oo, oh, sige. Good job, pare. Good job. Okay, thank you. Kiss? Anong kiss? Bakla ka ba? Sige na. Ang tawag dyan, demokrasya. Balikan natin, pupuntaan daw yung tattoo artist. Pero tumanggi na siyang humarap sa camera. Ayon naman sa isang professional tattoo artist, 3 hanggang 4 na oras dapat ang karaniwang tattoo session. 30 minutes kaya? Pwede, pero hindi qualified yung lalabas siguro. Yun po yung nagnana na after niya. Sa kabila nito, lalo pang lumakas ang duda ni Chona May nang mabisto ang lumang video ng taragis kung saan nakita rin daw si Ramil. Oh, ito, tingnan niyo mabuti ha. Tingin niya, matagal na silang magkakilala. Raymond! Ramil Albano! Ayun o, yung huling tinanong. Ramil Albano, ang dami nating challenger dito mga chong! Pero nang tanungin namin si Ramil kung siya nga ang nasa video, matipid ang sagot niya. Hindi makita. No comment. What the fuck? What the fuck? Nung pinakita yung picture o yung video na video niya, naging Vice President Sara na. No comment. What the fuck? Oh, ngayon, dinabisto kayo sa katarantaduhan nyo. Oh, di ba? Tingnan nyo itsura niya. Nagulat din siya na pinakita yung video. Ayan o, tingnan nyo. Di ba kanina, tapang niya kanina,
Hindi, walang scripted doon, walang scripted. Oh. Namin si Ramil kung siya nga ang nasa video. Ayun o, natatawa na siya o. Hindi niya alam na nabibideoan na siya. Habang nakikita ngayon, natatawa na o. Matipid ang sagot niya. Hindi makita. Ah, di ba? What the fuck? Wait lang, may tumatawag. Oh, pare. Ha? Ano? Talaga? Ay, na. Sige nito, punta mo yan bukas, ha? Yung binigay nating 100 dyan, bawiin mo. Bigyan mo na ng 10,000 yan. Lintik na yan. Easy. Binabalatan na tayo ni Direk Freddy Valero. Oh. Bawiin mo yung 100, ha? 10,000 lang bigay mo dyan. Tapos yung magtatato, pauwiin mo na yan. Wala na, booking na tayo. Sige na, pauwiin mo na yan. Oh, okay. What the fuck? What the fuck? Oh, bakit? Diba? Nag-alabay si President na si, ano, no comment. Dapat dinabol niya pa ng ano eh. No comment, syukran. What the fuck? Oh, siya na lang ha, siya na lang ha. Oh, sa nagre-request, siya na lang. Ano? Ramil Albano, ang dami nating challenger dito mga chong. Pero nang tanungin namin si Ramil kung siya nga ang nasa video, matipid ang sagot niya. Hindi makita. No comment. Gimmick man. Ah. O hindi, iniimbestigahan na raw ng Department of Trade and Industry ang pa-contest ng Taraghis. Pero hindi raw maituturing na promotion. At Tapos eto pa nakakatawa. Kaya talagang poverty porn na may kasama to? Bakit kanyo? Ah? Ngayon, eto, pumunta sila sa bahay nga ni Kuya. Diba? Nasa taas si Kuya. Tapos nasa taas yung anak daw nung lalaki na may sakit. Ano? Na obviously naman na malalaman at malalaman nila na nasa baba yung anak. Pero hinanap pa talaga nila dyan. O asan anak mo? Asa baba, sir? Asa baba yung anak mo? O talaga, puntahan natin. Basta hindi ako sampalataya, talagang scripted na scripted. Labag sa Consumer Act ang pa-contest dahil hindi naman nila pinromote ang mismong paninda. Whether scripted or hindi, nandun pa rin yung promotion of self-harm, yung nag-eengganyo siya sa publiko na mag... Sa kasuhan nyo yan, DTI, para magtanda yung mga ganyang klase, para wala nang gumaya dyan. Kasi alam nyo nakakatakot dito, di ba may gumawa, so may effective. Alam nyo anong gagawin ng ibang mga vlogger dyan? Kukuha yan ng kakulab na may mga tinda-tindang ganyan, may mga naman produkto. Tapos si kukulab nila, gagawa sila ng mga kung ano, nung susunod na mga scripted nila. Kaya ang hirap talaga sa Pilipinas eh, na ano eh, no? Na okay lang sana na mag-entertain kayo ng tao, pero kung panluloko na nyo eh sobrang wagas na, hindi na talaga maganda yung ganyan. Diba? No comment, syukran. Oh. Patatu na hindi naman tama. Para siyang inaabuso niya yung pagkalehitimo nung Facebook page niya, nung pangalan niya, para mang-engganyo at yung pala ay loko lang pala siya or pambibiro lang siya. Kung napatunayan may paglabag, maaaring suspindihin o bawiin ng DTI ang lisensya ng negosyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Bossa, News 5. Mark. Dapat talaga mabawi, eh, matanggalan niya ng ano. Abusado. Diba? So, sa mga hindi pa nakakasagot sa ating live survey, sagot na kayo ah. At ngayon naman mga kaeksena, nandito nga ba yun? Wait lang, okay? So, meron pa akong isa ditong maiksing topic o content, lalo na ngayon summer at sobrang init mga kaeksena. Tawag dito,
para ito sa may mga alagang aso, hayop, kagaya ko. Ha? Okay? Pakinggan po ninyo to dahil sobrang init ngayon. At hindi rin po imposible sa mga alaga natin ang ma-heat stroke. So, bibigyan ko lang kayo ng konting babala pagdating sa mga alaga nating aso. Maraming salamat po. O, pakinggan na natin to mga kaeksena. At bago ang lahat, huwag kalimutan ang mag-like. Okay? Let's do this. Hindi lamang po tayo ha ang naiinitan ngayon tag-init. Katulayan, mas doble pa ang nararamdamang init ng ating mga fur babies. Kung paano maiwasan ang heat stroke sa mga alagang hayop, alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Nangingisay at bumubula ang bibig ng Golden Retriever na si Dory. Ng Golden Retriever na naman? Adat na ng kanyang pamilya, si Dory. Nagpakita ng senyales ng heat stroke. Sinubukan siyang balutan ng tuwalyang basa, pero tuloy-tuloy ang pangingisay nito. Hanggang sa binawian na ng buhay ang aso. Alam kong pinipili niyang bumangon kasi love na love niya kami, lalo na yung dalawang anak ko. Mm-hmm. Kaya lang hindi niya na talaga kayang bumangon. Mm-hmm. Emosyonal ang mga anak. Kawawa naman yung baby. Nak ni Abigail, lalo't sa kanila lumaki ang 9 years old na Golden Retriever. Napaiyak na lang sila habang tinitingnan ang nakahandusay na fur baby. Ay, wala na! Hanggang sa huling hininga daw ni Dory. Gusto pa rin itong proteksyonan ang kanyang pamilya. Hello? Ayon sa Quezon City Veterinary Department, mas mabilis tamaan ng heat stroke ang ating mga alaga, lalo na yung mababalahibo. Hindi raw kasing dami ng sweat glands ng isang tao ang mga aso. Kaya ngayong tag-init, tripleng mas mainit ang kanilang nararamdaman na posibleng ika-heat stroke. Importante rin na hindi mainit ang kulungan ng ating mga fur babies. Para sa may mga catio o bahay ng mga pusa o kaya naman doghouse na katulad nito. Ganyan pa naman yung bago kong kulungan. Kaya lang, kinukulang sila pagka yung tatambay ako sa taas. Pero pagka lalabas ako, pinapakawalan ko sila para walang magnanakaw pumasok. Charot. Maigi na i-check din natin kung heat stroke proof nga ba ang mga bahay ng mga alaga ninyo. Unang-una, siguraduhin po natin na well ventilated o lagos-lagusan ang daloy ng hangin sa loob ng bahay ng ating mga pets. At kung ang bubong ay gawa sa yero, mas maigi po nalalagyan natin ito ng insulation para hindi naman tumatagos yung singaw ng araw sa loob ng bahay ng ating mga pets. Huwag na huwag daw babaliwalain kapag nakitang basang-basa na ang ilong ng aso, hinihingal at naglalaway ng sobra. Ibig sabihin kasi niyan, sobrang init na ang nararamdaman nila. Kaya para sa fur parents, maging listo at laging obserbahan ang ating mga alaga, lalo't di nila kayang magreklamo. Kung sakali mang makaranas ng heatstroke ang inyong mga alaga, agad itong alisin sa mainit na lugar. Basain din ang kanilang talampakan o paws. Kailangan na talaga for us, first aid po, yung mga ice pack is pwede. Pwede lagay natin sa mga singit-singit nila, sa kiligili, sa singit, ng or yung mga mas heated na parts po ng dog sa tenga or sa mga sa ako, kaya ako may kulungan na, na binili yung malaki para sa husky kasi nga ano, sobrang likot noon. Ang bilis niya lumaki, 3 months pa lang parang halimaw na oh. Ay, si totoo lang. Kumbaga, alimbawa, aakit yung pamangking ko na 2 years old tsaka itong baby namin kasi pag nakakawala sila, talagang antalas pa ng kuko, madadamba nila yung bata. So ang gagawin ko, papapasukin ko muna sila para pwedeng tumambay sila sa taas. Ngayon pag walang bata, ako lang, nakakawala na yan. So, ayun, ang lawak ng playground nila kasi rooftop, ba? Diba? O pero may sariling bubong yung rooftop, tapos may kulungan, tapos araw-araw kong nililinis yun kasi may pang-spray ako eh. Sa, kaya maginhawa yung lugar. Kasi pag dito-dito na ako sinilagay, naku, magugulo yung lahat ng setup ko dito na computer. Wawasakin yun ngayon. Ang lalaki na eh. Oh. Sa mga pads ko nila. Yung shih tzu ko, bait-bait eh. Yun ang pwede rito sa loob ang problema. Kawawa naman yung husky. Walang kasama. Walang kalaro. Kaya doon ako tumatambay lagi sa taas.
foot pads. And then kung halimbawa naman na hindi talaga kaya nung first aid na yun, or mag-cool down man lang, so better din na ma-regulate din po yung temperature. Mainam din kung mapapaliguan ng mga aso at pusa isang beses isang linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Oh, basta alagaan natin mabuti at lagi natin checkin yung mga aso. At kahit pa sabihin natin na tawag dito sila ay kasama nyo sa bahay, posible pa rin na may mangyaring di inaasahan, kaya laging babantayan, di ba? So, ayun mga kaeksena, at dito na natin puputulin ang ating live stream dahil anong petsa na. Babawi pa tayo bukas, hindi pa natin hahabulin ng klase, charot. Sa lahat ng mga bago nating subscriber at bagong mga members dyan, maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng Team Replay, maraming salamat din. At sa ating mga kababayang OFW, lalo na po ngayon dyan sa Taiwan, mag-iingat kayo dyan. At huwag po kayo makakalimot na tumawag sa itaas at tumawag sa mga pamilya ninyo. So, ito po ang inyong lingkod mga kaeksena. Maraming salamat po at magkita-kita po muli tayo dito sa tambayan ng mga eksenador at kabugera, ang nag-iisang nagmamaganda ngunit hindi nagmamagaling, sadyang maganda lamang at magaling sa inyong paningin. Direct Freddy Valera. Maraming salamat po and see you again tomorrow. I love you guys. Thank you so much. Bye!